May mag-asawa. Meron silang anak na babae na ang pangalan ay Lina. Araw-araw, pumupunta sa ilog ang manging isda at umuwing halos sapat lang sa pang-araw-araw ang kaniyang kinikita. Isang araw, habang inihahanda niya ang kanyang lambat, napalingon siya sa ilog at may nakita siyang bata na nakahiga sa palutang-lutang na malaking dahon. Naku po! Bakit may batang palutang-lutang dito sa ilog? Kailangan makuha ko siya agad. Kung hindi, malulunod siya. Maingat na kinuha ng manging isda ang bata sa ilog at dinala sa kanilang bahay. Mahal ko, tingnan mo. Nakita ko itong batang ito na palutang-lutang sa ilog. Kawawa naman, kaya dinala ko siya dito. Pero may anak na tayo. Paano natin sila mapapalaki na maayos? Pinangalala niya itong Pirna. Minahal din niya itong parang tunay na anak. Lumipas ang mahabang panahon, lumaking magandang dalaga si Lina at Pirna. Lumaki si Lina na kasinugali ng kanyang ina at si Pirna naman ay mabait katulad ng kanyang ama. Isang araw, nagkasakit ng maluba ang manging isda at namatay. Lubhang ikinalungkot ito ni Pirna. Puro kamalasan ang dala mo dito sa bahay. Malas ka talagang bata ka. Lumipas ang mahabang panahon, lalong kinamuhian ng kanilang ina si Pirna. Hanggang ituring niya itong parang isang alila at parang hindi parte ng kanilang pamilya. Bukod sa gawaing bahay, siya rin ang kumukuha ng kanilang tubig inuming sa napakalayong lugar. Isang araw, nang dumating siya sa may balon, napaluha ito sa sobrang kalungkutan kasabay nito ang pagdating ng isang matandang babae. Kinausap siya nito, "Napakaganda mo naman, Binibini. Maaari ba akong uminom ng tubig mula sa pitsel na dala mo? Nauuhaw na kasi ako." "Nako, sige po, uminom po kayo, Lola." Pinunasan niya ang kanyang luha at pinainom sa pitsel ang matanda. Pagkatapos uminom, kinausap niya si Pirna, "Abay, napakabait mo namang bata. At dahil diyan, bibigyan kita ng regalo sa tuwing makakaramdam ka ng lungkot at mapapaluha ka dahil doon, magiging diamante at perlas ang mga luha mo." Hindi alam ni Pirna na diwata pala ang matanda. Gulat na gulat si Pirna at hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ngumiti sa kanya ang diwata at nawala ito. Pagka-uwi niya, nakita niyang galit na galit ang kanyang madrasta. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang madrasta niya na galit na galit. "Bakit ang tagal mong umuwi galing sa balon? Bilisan mo at bumalik ka na sa kusina." "Pasensya na po, ina." Nang makarating siya sa kusina, agad niyang binaba ang pitsel at agad na napaiyak. Gaya ng sinabi ng diwata sa kanya, naging diamante na at perlas ang mga luha niya. Nagulat ang kanyang madrasta sa nakita. Kinuwento niya ang nangyari sa kanya sa balon. Katulad niya ay nagulat din ang kanyang madrasta. "Hala, Lina, pumunta ka sa balon ngayon din at bilisan mo nang magkaroon ka rin ng regalo ng katulad ng kay Pirna. At kapag may nakita kang matanda, painumin mo at siguraduhin magkakaroon ka rin ng napakaraming diamante." "Opo, masusunod po." "Mabuti, oh, hala, lumakad ka na." Nagsimulang maglakad si Lina na may daladalang pinakamagandang pitsel. At nang malapit na siya sa may balon, may nakita siyang napakagandang binibini na lumabas mula sa gubat. "Nako, magandang binibini, maaari ba akong makainom sa daladala mong pitsel? Sino ka ba? Ba't bibigyan kita ng tubig? Parang hindi naman ikaw ang ipinunta ko dito." "Aba't napakawalang galang mo. Kung gayon, dahil sa masamang ugali mo, bibigyan kita ng isang sumpa na kapag magsasalita ka, tanging tunog lang ng palaka ang maririnig sa'yo." Nangyari kay Lina ang sinabi ng diwata, ngulit huli na ang lahat. Umuwi siyang umiiyak, ngunit tanging tunog na lang ng palaka ang maririnig sa kanya. Hindi makapaniwala ang kanyang ina. "Naku po, anak, ano nangyari sa iyo?" Sinubukan ni Lina magsalita, ngunit tanging tunog ng palaka lang ang maririnig sa kanya. "Naisumpa ka! Kasalanan mo ito, Pirna. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito pagdating ng panahon. Ngayon, bilisan mo at kumuha ka ng panggatong at nagugutom na ang aking anak." Sublang nasaktan si Pirna, tumakbo siyang lumuluha at pumatak ang diamante sa kanyang dinadaanan.
Kinaumagahan, habang nasa labas siya ng kanilang bahay, nagsimula siyang umawit. Kasabay noon, napadaan naman ang prinsipe sa kanilang bahay at nadinig niya si Fiona sa malayo. Nabighani ang prinsipe sa ganda ng boses ni Fiona. Gustong makita ng prinsipe ang dalaga, kaya naman inutusan niya ang kanyang kawal na magbantay siya at nagtungo sa bahay ni Fiona. "Kumusta, Ginoo? Ano may paglilingkod ko sa inyo? May nakita akong magandang dalaga na nakakabighani ang boses. Napaibig na ako sa kanya. Sino ho ba siya?" "Ah, siya ang anak ko. Sandali lang at tatawagin ko si Lina." "Lina, bilisan mo. Isuot mo ang damit ng kapatid mo. May prinsipe at gusto siyang makita." "Napakaganda ng tinig mo, Binibining. Maaari bang humingi ng pahintulot na tayo magpakasal? At kung maaari, umawit kang muli para sa akin. Iaalay ko sa kabibing ito ang iyong tinig at ipaparinig ko sa aking ina upang ibigay na niya ang basbas na magpakasal tayo." Sa sobrang galak ni Lina, napaawit siya, ngunit tunog lamang ng palaka ang maririnig sa kanya. "Anong kulokohan ito? Iniuinsulto mo ba ako? Mga kawal, kunin niyo ang babaeng ito at ikulong." "Nako, mahal na prinsipe, patawarin po ninyo ang aking kapatid." Isinumpa po siya tuwing magsasalita siya, tanging tunog lamang ng palaka ang maririnig sa kanya. "Ako po ang narinig ninyong umaawit." Natuwa ang prinsipe na makita niya si Fiona, ngunis nais niya makasiguro na hindi siya niloloko. "Umawit ka para sa akin." Nabighaning muli ang prinsipe sa tinig ni Fiona. "Nais ko magpakasal ka sa akin. Patawarin ninyo ako, kamahalan. Kapatid ko ang nais magpakasal sa isang prinsipe." "Ano? Pero ayaw ko magpakasal sa isang sinungaling." Lumuhod si Fiona at nakiusap sa diwata. Narinig ni Lina ang hiling ni Fiona at lumuhod siyang umiiyak at niyakap ang kapatid. Narinig naman ng diwata ang hiling ni Fiona at ang pagsisisi ni Lina. "Mukhang natuto ka na sa pagkakamali mo. Ngayon, aalisin ko na ang sumpa sa'yo." At bumalik na ang boses ni Lina. "Ikaw pa rin ang gusto kong mapakasalan, Fiona. Hindi mo na magbabago ang damdamin ko. At para naman sa iyong kapatid, may kapatid pa ako na tiyak na magugustuhan si Lina. At kinasal nga sila. Imbitado ang lahat maliban sa kanilang ina." At kung nagustuhan mo ang ating maikling kwento, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated kayo sa aking channel.